Pero marami tayong babahagi na mga gamit na libre po at wala kayong babayaran sa subscriber lang po, Kagimat. No? Yung Kagimat ay, tawag dito, subscribe lang po kayo ay kasa akin, tsaka po kay Motocross TV, Kagimat, no? Tsaka yung isa pa na si Material Lifestyle, no? Makasama natin mamahagi po, no? Yun, what's up mga Kagimat? Ito na naman yung Kagimat. Si Epi Agimat na mahilig sa Agimat pero wala na mga Agimat, no? Yan, Kagimat na magandang gabi sa inyo mga Kagimat. Kagimat, ito yung pitong arkangeles na hindi binyagan, Kagimat, no? Pag-usapan natin, Kagimat, yung pitong arkangeles na hindi binyagan. Excuse me po, may kanika. Yun, Kagimat, pitong arkangeles na hindi binyagan, Kagimat, no? Ang pangulo ng mga arkangeles ay si San Miguel, Kagimat. Nandito po si San Miguel, no? Yan. Pag-usapan na ito. Kagimat, history. Pitong arkangeles na hindi binyagan ay mabigat daw po sa buhay, no? Ito po ay based sa mga history. Binabahagi po sa inyo ay based po sa mga nakuha nating aral at mga history. At kung meron mo akong mali ay pagpapasensya nyo na po. Ito lang po yung abot ng aking kaalaman, no, Kagimat. Good and bad comment po ay accepted pa rin po upang makadagdag ng kaalaman ang mga viewers natin. Pag nag-comment po kayo ng medyo sala sa akin na pinapaliwanag, salamat po kasi nadadagdagan ang kaalaman namin, no. Yan, Kagimat. Ang pitong arkangeles, ito po yung paboritong-paborito ko po dahil ito po yung paboritong tanganin, no, Kagimat. Yan. Kauna-una akong medal to, Kagimat, no. Hindi ko po mababahagi sa inyo to, Kagimat, no. Pero marami tayong babahagi na mga gamit na libre po at wala kayong babayaran sa subscriber lang po, Kagimat, no? Yung Kagimat ay, tawag dito, subscribe lang po kayo ay kasa akin, tsaka po kay Motocross TV, Kagimat, no? Tsaka yung isa pa na si Material Lifestyle, no? Makasama natin mamahagi po, no? Yan, dumadami na po ng mamahagi, Kagimat, no? Yan, Kagimat, history kasi sa pitong arkangeles, Kagimat, ay si San Miguel Arkanghel ang lumaban kay Lucifer, Kagimat, no? Naglabas si Lucifer at si San Miguel Arkanghel, no? Tapos ang unang nangyari niya, Kagimat, tinalo ni San Miguel si Lucifer, Kagimat, no? Ibinaba po siya sa baba si Lucifer nung natalo at naging nagpasaway, no? Tapos na may dumungos sa isang tubig, nakita ni Lucifer na mayroon siyang kanyo, Kagimat, no? Dalawang kanyo. Ngayon, Kagimat, dalawang anyo ay sumanib kay Lucifer. Kaya parang nagtatlo si Lucifer, Kagimat, no? At si Lucifer ay lumakas, bumuo ng gumawa ng mga kakaiba, tapos bumuo ng hukbo, no? Tapos nung nalaman na ay nalaman ng mga konseho na gumagawa ng si Lucifer, Kagimat, no? Ay muling pinababa si San Miguel Arkanghel upang kalabanin si Lucifer, no, Kagimat. Ngayon, nung bumaba si San Miguel Arkanghel, ay napunan niya na mas lalo lumakas si Lucifer, lalo lumakas po siya, no? Kasi nga nagtatlo sila. Ngayon, Kagimat, nung napunan ni pasensya niyo na po ang cellphone nating nagahang, Kagimat, ha? Yan, Kagimat, nung napunan ni San Miguel Arkanghel, na aura niya na mas lalo lumalakas itong si Lucifer, Kagimat, no? Ay muli siyang bumalik sa Diyos Ama
upang banggitin na mas lalo lumalakas si San Miguel Arcangel. Yan. Tapos nung bumalik siya sa Diyos Ama, sinabi ng Diyos Ama na kung ikay ano tawag dito, may tawag dun eh. Kung ikay ba'y parang parang babaklasin niya, no? Hindi ko alam kung anong tawag dun siya. Parang babaklasin niya. Ay, pa'y kabasabi ni San Miguel Arcangel, kaya may gawa sa akin, kung anong gawin sa akin, ay lubos kong ikinagagalak o ginaano. Ngayon ginawa ni ay parang binasok si San Miguel at naging pitong itlog kagimat, no? Pitong itlog na nagliliwanag. Yung kagimat, yung pitong itlog na yon ay inalagaan ng mga konseho, dinasalan, binigyan ng mga basbas ng iba't mga konseho, no? Habang naging itlog si San Miguel, hindi pa nababasag yung pito, no? Pitong itlog, ay lumabang muna mga konseho kay Lucifer. Hanggang sa yung liwanag, sinakop niya yung liwanag, naging madilim. Liwanag ng bunyong alam ko, tsaka bituin. Nagsama-sama sila. Hindi tinalo si Lucifer ng mga konseho ng Diyos Ama. Hanggang sa nabasag yung itlog. Nung nabasag ang itlog na po na ng konseho na naandun din si San Miguel sa itlog kagimat. Hanggang sa yung pitong arkangeles, yung nabuo yung pitong arkangeles sa katawan ni San Miguel Arcangel. Hanggang sa bumaba sila upang kalabanin na si Lucifer kagimat. Ngayon kagimat, naglaban na sila. Iba't ibang orasyon ginamit. Hanggang sa ginawa ng pito, umakit sa kataas-taasan. Na akala ni Lucifer ay nanalo siya. Yung pala sa taas ay doon sila nagsama-sama. Yung pitong arkangeles ay nag-isa. Naging si San Miguel Arcangel. Sumanib yung anim sa pampito na si San Miguel Arcangel at naging isa sila. Kumbaga mas malakas sila ngayon kasi pito sila, tatlo lang si Lucifer. Pagbaba ni San Miguel ay nakatarak na yung sibat niya kay Lucifer. Ang nakaamba yung espada niya. Yun, sabi niya na walang anumang ubra sa Diyos Ama na may gawa, sa atin. No? Yan, agimat, dun natapos si Lucifer, no? Nabasag sa nahati si San Miguel, natalo. Tapos sinati siya ng Panginoon kasi sabi ng Diyos anak na babae si Lucifer. Kaya siya ay hinati po sa ilang hati po, no? Yan, kagimat, no? Ang San Miguel Arcangel, ito pong pitong arkangeles, kagimat, ito po yung yun po yung history ng kwento niya. Tapos ito po, kagimat, ay may iba't ibang gamit, kagimat, ang maraming gamit, to pitong arkangeles. Ito yung mga gamit niya, kagimat. Ang gamit ito, meron siya pang pasanib, parang sumasanib yung gumagambala. Meron din siyang kabal, meron din siyang sa bulag, meron siyang poder, meron siyang tawag dito, pampahubag loob, tapos yung ay salita na manginginig ka pagka nagsalita siya, tapos meron pang iba na. Tapos malalim yung mga ginagamit ito. May espada. Tapos yung sibat din. Tapos meron pa siyang yung medyo malalim yung ginagamit ito na panggilit. Kagimat na tinatawag natin panggilit. History na medyo mabigat pong gamitin na hindi basta-basta po. Na may pagsumala kayo ay may kapalit. Either buhay mo or buhay ng mahal mo ay mawawala pagka nagkamali ka, kagimat, no? Medyo masailang po siya, no? Yan, kagimat. Tapos meron pang iba't ibang iba't ibang gamit. Ngayon, kagimat, ang pitong arkangeles ay may kanya-kanya sal siya kasi dasal ni San Miguel Arcangel ng Linggo. Tapos meron sa anim na natirang arkangeles ay may kanya-kanya dasal po siya, kagimat, no? Yan, kagimat. Ang pitong arkangeles, kagimat, ay ginamit ni sa history ni Ramon Revilla
ay ginamit ni si Akyat yung history niya si ano, nalimutan ko pangalan niya siya yung may Akyat ang ano ang pangalan niya no. Ang history niya ay kabal kagimat no. Kaya ito pag binabaril siya kalimitan tinatama pero hindi po siya nasisira. Yun po yung kabal kagimat no. Hindi po siya lihis bala, hindi po siya yung hindi po putukan. Ito po ay lihis bala kagimat. Ay, lihis bala, hindi, ito po ay kabal. Tatamaan ka, pero hindi natalab kagimat. Ito po ay history na history. And now, ay matulong din po sa inyo yung binabahagi ko po, no? Isa po sa maganda nung gamitin. Kagimat, ito po ay surprise din po nung nabanggit sa video yung isa na San Miguel Arcangel, no? Kasi magsa San Miguel Arcangel hindi siya parkangeles pag nagsanib. Yan kagimat, ito, sabi nila mabigat sa buhay, kailangan mo dito magtanga ng mga pampaswerte kagimat, no? Kagaya ng mga Santo Niño, yung nabanggit ko sa San Miguel din, ha? Maria, yan, basta yung mga pampaswerte po kagimat, no? Peso sagrado para hindi maging mabigat yung buhay mo pag nagtanga ka nito kagimat. Yan, basta kalimitan kagimat, pag nagtanga ka nito, lagi kang palaban at mainit ang ulo mo, kailangan mo mga pampalamig. Kailangan swerte, kagimat, no? Kagimat, ako naman, apat at ako na tinatangan to. Hindi naman ako minamahas, kagimat, no? Ang inyong kagimat, si Happy Agimat, walang pera ngayon. Bukas, nagkakaroon ng bigla ng pera na may dumadating na mga para pangbili natin ng mga pangangailangan, no? Ayun, lubos kong pagpapasalamat sa Diyos Ama na may gawa ng langat ng lupa, no? Kagimat, naway makatulong sa inyo ang konting kaalaman ko. Yan po ay konti lang po na aking kaalaman. Nawa po'y makatulong sa mga magkikita-kita kami. Sa Banahaw po, sa Linggo, magkita-kita po tayo. Sino pong pwede po, kung alam nyo ba yun ni Cholo, doon na po tayo magkita. Maraming salamat po.